number one SM Radio Station. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang, 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 ko yung pabango ko. Kinaamin yung pabango mo. Masarap naman, di ba? Ayaw mo nun. Babango hininga mo. Akala ko may pumasok na lang. Buti lang hindi langaw at buti rin hindi ipis, di ba? Buti lang hindi pagkain galing sa bibig ko. Paano kaya kung flying ipis? Oh my gosh. Anong lasa? Oh. Masarap kaya. Oo, ibig sabihin na the whole day mabango hininga mo. Oh, sige na nga. Mapait-pait yan. Ang pait-pait. Oh, kita mo, natikman ko na rin kasi. Magandang morning po, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Happy Lunes po! Siyempre, back to work na naman tayo, back to reality. Kailangan magpakasubsob sa trabaho para pagdating ng katapusan, may sweldo kang tatanggapin. Totoo kadiso. Yan, true laluto lang halong eklavuna. Galing ako ng Laguna kasi bakasyon na ng anak ko. Mm-hmm. Tapos, ang traffic na naman, ganyan. Correct. Tapos, nadaanan ko itong, basta yung Entertainment City, itong buong stretch ng Makapagal. Mm. Yan yung may City ating, of Dreams. Little Las Vegas. Oo, ganun. Oh. Sobrang, wala lang. Parang sabi ko, grabe, ang dami na pala talagang ano dito, no? Ang dami na nakatayo. Eh, doon, mm-hmm. Tatandaan ko, dati, doon ako nag-aral magmaneho, eh. Mm-hmm. Kasi pa bawal siya. Po dati. Hindi kasi talahiban wala, siya. Talahiban siya. Tsaka wala masyadong building dyan. Wala talaga. Wala pa muwa, eh. Sobrang dilim dyan, ha, oo, dati. Oo, eh, kaya nga ako doon nag-aral. Driving talaga pinag-aralan mo doon. Diba? Tapos, pero sa bagay, sabi ko, 15 years na rin naman na nakalipas. Eh. Simula nung natuto ko na magmaneho. So, ibig sabihin, talagang 15 years na talaga yung nagdaan. Kaya, ganun na lang din katindi yung mga pagbabago, yung changes. Ang bilis, diba? No? Ang bilis! Ang bilis magsulputan talaga ng mga building. At ang dami pang tinatayo. Eh. Diba? Iisipin mo, ang yaman ng tao may ari. At saka, ang yaman ng mga tao... Paano nila afford yun? Ayan na naman tayo. Hindi ko kasi talaga matanggap. Ang mahal-mahal kasi, sino bibili? Marami naman yun. You're referring to the condo. Oh, to the condos. Hindi, oh, again, nasa to the condo. Nasa isip mga kasino, gano'n. Hindi mga kasino, ano din naman eh, mahal din siya. Pero ibig sabihin, hindi naman kailangan malaki ng taya, di ba? Pwede maliit-liit, ganyan, ganyan. Pero yung mga condo talaga, yun talaga eh. Sobrang mahal, no? Sobrang mahal nila. Wala lang. Kasi mas madami kasi yung nasa laylayan ng Lipunan, di ba? Yan. Di ba mas marami? Tapos, paano sila makakatira sa ganyan? Hanggang pangarap na lang ba lahat ito? Or sobrang dami din ba talaga ng mga mayayaman? Kasi ang dami din tinatayo na ganun. Posible hindi din. Naman affordable. Correct. Diba? Sobrang mahal kaya? Sobrang mahal! Although yung iba naman kasi, ginagawa nila investment daw. Investment na parang bibilhin nila tapos paparentahan nila. Oh, pero mahal din naman. Magkano yung renta ngayon ng condo? Kunyari, may nakita ko naka-post 85,000 eh. Eh, di kung sobrang laki. Hindi, one bedroom nga eh. Hindi, pero 85,000. Pambihira naman. Magkabi ka sa mag-checks. Pagdating mo, may nakahubad. Sasabihin ko sana. Masama doon sa 85. May manok na hubad. Hindi ko, yun na itatanong ko. Kasi ano kasama doon sa 85,000? Siguro mga 40 square meters lang yun. 40 square meters lang? Tapos 85,000, fully furnished. Saan yan? BGC yan, mga areas Alabang na yun. Area. Alabang. Pero, tingnan mo yan. Pa rin. Renta lang yun, renta ang mga kaibigan. Ang makaka-afford niyan, mga expat. Diba? Pero ilan lang ba yung expat? Sobrang dami ba nila? Hindi naman, masyado. Hindi naman din Koreano lang yung marami-rami. Diba? Hindi naman lahat ng Koreano pumunta dito mayaman.
Saan sila? Saan sila kumukuha ng pera? Tatanungan natin. Kasi baka naman, baka naman maka-share kayo. Baka naman pwede. Meron tayo dyan. Wala lang, nakakapagtaka. Yun yung lagi kong iniisip. Sobrang daming tinatayo. Sobrang di ko alam kung sino makaka-afford. Ang isa sa nakikita ko dyan kasi may mga nakausap. Bigyan mo kami linaw, tanghenyo. Sige na, please. Ang target talaga nila na binibentahan yan, yung mga sa ibang bansa ng mga Pilipino. Mm-hmm. So doon nila nilalako yan. Kasi yun yung mga afford yun, yun mga nasa Australia. Sila. Kaya nga eh. Tapos pag nagulat mga... ka na lang dito, pagdating na pa sabi may pahingahan kayo pagdating sa Manila. Yun yung mga target talaga nila. Eh, ang dami nun. Ang dami nila. Hindi, tayo lang ba? Ang hirap mo rin paniwalaan na bakit ang yaman-yaman nila. Hindi, wala ba naisip ko kasi tayo lang ba nagtatrabaho tayo lang ba yung mahirap? Wala lang kasi parang minsan pagod na pagod ka ng magtrabaho. Tapos, tas may mga ibang taong afford nila mag-rent ng 85,000. Bakit? Bakit ganon? Totoo nga naman. Ito, hindi, yung ganitong klase ng usapan, mga kaibigan, sign of maturity talaga to eh. Sanyalis sa pagdanda. Kasi kung mag-reflect ka, halimbawa, 20 years ka ng working eh, and you have 20 more years to work. Totoo yun. Ha? So, nasa kalaghatian ka na, sa tingin mo ba na-achieve mo na yung target mo? Kung feeling mo nasa kalaghatian ka na at feeling mo mahirap ka pa rin, eh yung 20 years na natitira, konti na lang yan eh. Oo. Diba? So, ano yung alin pa doon yung chance mo na umaman ka na kagaya nila? Diba? Diba? Kaya lang, kapag ka nag-isip ka rin naman ng masyado about it, diba? Parang meron ako nakausap recently na ano, na office mate natin na ganyan. Parang dumating daw siya sa punto ng buhay niya na parang feeling niya, tinatanong niya yung sarili niya, ano na ba yung na-achieve ko. Sabi niya, huy, ano na-achieve ko? Ano na? Huy. Kinalabit niya ba? Huy. Batok niya. Ano na? Ano na ba yung na-achieve ko? Diba? Pero feeling ko kasi kanya-kanya kasi tayo ng ano eh. Kasalanan naman to ng social media. Hindi, bakit? Hindi, wala lang. Kasi ano eh, parang ngayon, nakikita mo yung mga kabatch mo kung ano yung na-achieve nila. Na-compare mo diba? Yung buhay mo. Makukompare mo talaga yung, tingnan mo, kasalanan naman to ng social media. Nakakainis. Yung sabi yung bobo-boboy nangungopia sa... Diba? Totoo yun. Eh, ang tanga-tanga naman nun eh. Diba? Nangungopia pa sa'yo. Ang pala absent, lagi nagka-cutting classes. Correct, lagi nagka-cut ng class. Walang ibang ginawa kundi manigarilyo. Hingi lang sa akin ang hingiyan ng papel, diba? Pero bakit ganun? Parang ang easy-easy sa kanya ng pera, ganyan, diba? Eh, kanya-kanya din talagang kasing pacing at kanya-kanyang kapalaran. Totoo, diba? Kanya-kanya na swerte din. Kaya lang, minsan talaga, mag-iisip ka lang din ng parang, bakit? O, paano? Para diba, sila umaman ng ganun kayaman. Diba? Band, may mga... sa 2022, tumakbo kayo. Maliit na bagay lang 85,000 renta. Nakakaloka. Ako yung mga kakilala ko din, yung mga kasabayan ko dati na saktuhan lang din naman. Umaman dahil pumasok sa politika. Mali talaga eh. Mali yung testimony yun. Bakit tayo nag-DJ? Magulat ka, ang dami sa sakin. Tapos ang laki ng compound ng ganun? Bahay nila. Tapos tignan mo yung mga nakatira doon sa mga kondo, yung mga magagandang babae, di ba? Oo. Ano? Kasi mga alaga ni ano ay, yan. Ay, ganun? Nakakaloka ha? Wala akong alam dyan. Kayo-kayo yan. Eh, then may mga nakikita ako na post, minsan alam ko ng mga model-model. Sa mga, sabi ko, nakatira sa kondo, paano niya nababayaran? Di ba? Tapos yung trabaho lang niya, hindi diba? Naman ganun kalakihan ng sweldo. Tama, alam na. Ay, yung ganun, di ba? Ay, bakit ba kasi, ano, hindi ka din pakilala sa mayor dati? Bakit ba kasi hindi ako 36, 24, 36? Wala tuloy pumatol. Wala lang, minsan mag-iisip ka lang din. Pero I guess, kanya-kanya, yung sabi ko nga dun sa office mate natin yan, huwag ka masyadong, of course, it's stressful. Alam mo, minsan mapapaisip ka talaga, lalong-lalo na kung i-compare mo yung iba na parang bakit siya nakapagpatayo na ng bahay, bakit siya nakabili na siya ng kondo, bakit siya independent, bakit ako hindi. Kanya-kanya kasi talaga tayo ng pacing, kanya-kanya ng oras, at kanya-kanya ng kapalaran. Ang sabi ko nga sa kanya, at ito yung lagi kong pinaniniwalaan, kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yun kasi yung meant to be at this point in time. So, hayaan mo lang, just keep the faith. Kung talagang nasa kapalaran mo maka-afford ng 85,000 na renta na condo na 40 square meters, bakit hindi? Kasi kapalaran mo yan siya, di ba? Basta wag titigil sa pagsisipag, wag tatama rin, di ba? Ang hirap yung nangangarap ka ng matindi na yumaman ka, pero ang tamad-tamad mo, ang dami mong reklamo kapag nagtatrabaho ka, di ba? Tapos aasa kang uunlad ka. Aasa ka ng pag-unlad, di ba? Hindi din naman uunlad. So, ganun talaga, kanya-kanyang pacing. May sinuswerte, may hindi.
minsan na talaga magtataka ka kasi ang bobo na yun eh. Kasi ang bobo yung dati. Tapos magulat-gulat diba, ka, sobrang ka. Yaman, correct. No? Correct. Diba maliit na bagay ay, lang yung talaga, ano? Nakakapagtaka, ano yung tipong halimbawa, may-ari ng isang napagad ng casino dito sa atin, sa area natin. Talaga ba siya may-ari niyan? Pag nakilala mo, anong business niya? Anong ginawa niya sa buhay para magkaroon siya ng isang ganyang kalaking building, correct. Makabili ng ganyang kalawak diba? Na lupa? Ito nga, meron akong tinanong. Nag-research pala. Gumagawa ng thesis. Halimbawa, yung ano, meron akong kaibigan na online seller. So, yung online seller na yun, lagi siyang nagpo-post ng mga ano, nabenta na niya. Okay. Tapos, magpo-post siya ng feedback. Tapos, pag nag-post siya ng feedback, halimbawa, nabenta isang bag, ang magpo-post nun, yung bumili. Okay. Tapos, pag binasa mo yung post ng bumili, sobrang jologs magsalita. I swear to you. Talagang jologs, okay. Mali yung English, talagang alam mong jeje. Pero yung biniling yung bag, yung mga branded. Pero yung biniling hindi ko kayang bilhin kasi Chanel. Wala ka pala eh. Panis pala yung pagiging DJ na. Ano na yun kung English speaking ka? Yun yung sinampal na katotohanan sa akin. Maganda yung headset mo. Partner, yun yung sinampal na katotohanan sa akin. Eh, ano ngayon kung tama yung English mo at yung grammar mo? Hindi mo naman kayang bilhin yung binibili niya. So, nagtatanong ako. Sabi ko, friend, tataka lang ako. Sabi ko, itong mga to, yung mga ano na ganyan. Sabi ko, legit na binili nila yan sa'yo. Sabi ko, oo. Sabi niya, oo. Sabi ko, anong mga trabaho nila? Kasi yung the way they speak or the way they text. Feeling ko kasi the way you text or the way you compose your yung sentences yung mo. Construction mo speak so much about your school background, kung saan ka lumaki, yung life. Eh nakikita ko na hindi talagang it doesn't speak Chanel. Di ba yung ganun? Kaya, Chanel. Chanel yung sa atin. Ang ganda na bag mo, Chanel. Manel. Di ba? Di ba? So sabi ko, para, sa utak ko lang yun, syempre. Di ba? Pero sa utak ko, parang the way the sentence was constructed, talagang hindi pang Hermes, hindi pang Chanel. So tinanong mo nga. So tinatanong ko, sabi ko, ano yung mga trabaho nila? Para makabili sila ng ganun kamamahali na bag. Kasi kaka-curious kaya. Diba? Nakaka-curious. Tapos, yun nga, yung iba nga, yung katulad na sabi ni Tanghenyo, nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos, yung iba, asawa ng Chinese. Okay. Mga ganon. So, mali ka nang inasawa eh. Mga ganon. So, yan pa lang. So, yung sa mga kadasagod na may pumasok ba ni isa? Sa mga ginawa natin. Kung wala, edi umasa tayo. Hanggang dito lang tayo. Hanggang dito na lang tayo. Una-una, mag-abroad. Yan. Mag-asawa ng Korean. Hindi kasi magtataka din ka din talaga, di ba? Oo, kaya isipin mo, yun nga, tayo trabaho ng trabaho, pero malalaman na lang natin hindi tayo kagaya ng mga kasabayan natin na yumaman ng bonggang-bongga. Diba, kaya magtatanong ka, bakit? Anong trabaho nila or anong ginagawa nila? Tapos isa pa, curious ako sa mga ganyan eh. Ewan ko, curious ba tawag doon or chismosa? Chismosa? Intimitida. Bakit sa Pakialamera. English? Kaya sa English, curious. Yan. Observant, di ba? Yan. Wants to know the ways of the world. In Tagalog, di ba? Pakialamera, intimitida, epal. Chismosa. Diba, so ano ang sabi nung sa respondent mo? Meron akong kakwento, nagbabae, nagbebenta siya ng mga ano, ng mga bahay. Okay. Mga magagandang mga bahay. Tapos ahente. Tapos nakita ko sa isa sa mga post niya na parang pagod na pagod siya na siyang magtrabaho. So so nag-reply ako, sabi ko, "O nga, bakit yung iba ang yaman-yaman? Parang hindi na sila magtatrabaho ganyan." Uh-oh. Tapos sabi niya, "Oo nga, alam mo ba, recently, sabi niya, nakabenta ako. Parang 100 million. 30 years old lang. Grabe naman. 100 million yung nabenta niyang bahay. 30 years old. Saan siya kumuha ng pera? Saan siya kumuha ng pera? Teka. Naghang ako. Umalik ba yung sinabi ni Nicole? Hindi. 100,000 ba down payment? 100 million yung bahay. 100 million? 33 years old. Okay, sabi ko, anong trabaho niya? Siyempre, nagtanong ako. Sabi ko, paano? Sabi na mo, saan siya nagnakaw? Auto supply. Okay. Auto supply daw. Talaga ba? Sabi ko. Sa mga karnap.
auto-supply eh. Kanina ka pa tanghenyo. So ang sinasabi mo ba, yung illegal, sa illegal may pera. Maraming alam ng underground business to si Tangenyo. Lahat ng mga kakilala niya doon, yumama na. Ito magkwento ko lang. Meron niya isang subdivision na mamahalin. Ano daw? Na ipinagbabawal yung media. Okay. Bawal talaga. Bawal sila doon? Oh, bawal tumira? O bawal purchase? Bawal dumaan? Bawal sa sakyan mo, may media, bawal daw. Bakit? Oh. Napag-isip-isip ko, siguro, alam ko na. Baka dito binabahay ng mga ano yung mga ano nila. Yung mga ano, yung mga ano. So anong trabaho ng mga nang babahay? Yung mga politician. Ay, Tangenyo, sa'yo nang galing yan. Ha? Yung pulang ilaw na maliit. Sa'yo nakatutok sa noo mo. Palibasa, matanda ka na, wala ka ng takot. Magtataka ka kasi talaga, di ba? Wala lang, parang mo, ano. Yung iba naman, though, partner, talagang legit. Yung mga joke-joke natin na maaaring hindi joke or half-truth. Oo, maaaring inggit lang kasi tayo. Di ba na politicians, ganyan. Maaaring totoo, maaaring hindi. Yung iba naman, talagang legit na yumaman sila kasi dahil sa work nila. Mm-hmm. Meron akong kakilala, asawa niya, ang work niya, 1.5M a month. Grabe naman. Ang sweldo. Yan yung mga kakilala ko. Tayo magtatrabaho natin yung 3 taon. Hindi lang siguro, partner. Di ba? Meron mga talaga sinuwerte. Meron talaga yung, ano, eh. Yung kinwento ng ano, ni ACS dati. Mm. Si Mr. Supetran? Oo. Yung siyang nakakuha ng deal nung, yung sa simento doon, yung sa dam na ginawa. Mm-hmm. Doon siya medyo doon siya talagang nag-boom. Di ba? May mga ganun eh. Meron may sinuwerte talaga. May sinuwerte talaga. Oo. May ganun talaga eh. May mga one time, big time. Yan. Oo. Pero para sa iba, doon talaga isipin mo, paano, malamang curious din kayo yung mga nakikinig sa atin, paano talaga kumita ng million-million ng isang buwan? Kasi kung kinakaya ng iba, bakit hindi natin makuha? Kaya nga. Diba? Bakit hindi natin makuha yung formula? Yung tamang target. Mag-message mga insurance sa akin. Sabi niya, this is the perfect moment. Meron na tayong kliyente. This is the perfect moment para pumasok sa pambala. Pero kahit mag-invest ka, hindi pa rin ganun kalaki. Hindi. Tsaka maghihintay ka na 10 taon, di ba? Tapos hindi mo pa nga makukuha ng sabay-sabay yun. Kaya nga. May naisip ako. Di ba nung may kiniklaim ka na, hirapang-hirapan. Pero pag-collection nila, ang bilis-bilis eh. Asawa ko, hindi naniniwala dyan. Kasi sabi niya, nung kailangan namin, ang tagal-tagal. Tapos may mga kailangan ka pa palang ipakita. Eh, syempre, hindi mo na alam yun. Ganun. Ako na, iba lang yung pirma ko. Ang tagal ko bago makuha. Sabi ko talaga, naiiba talaga yung pirma ko. Diba? Ako pa rin naman yun. Dami kong pinakitang dokumento, mga ID. Diba? Pero medyo natagalan ng proseso ng slide. Kaya hindi rin tayo masyado ano sa iyo. Pero magandang investment. Pero maganda naman. Maganda yun. Lalo na kung learned ka. Kung, yes, kung financially literate ka. Talaga nga, madami nang yumaman dyan sa stocks. Yes, yes. Diba? Palibasa okay, siguro, hindi lang talaga tayo literate. Or kasi you have to believe in something. Diba? You have to believe in it for it to work for you eh. Kasi kung hindi mo pinaniniwalaan, paano siya mag-work para sa'yo, diba? Totoo yan. Curious lang. May naisip ako sa Nicole, diba si Prince Clarence ngayon, kung gusto mong maging mayaman-mayaman siya, i-training mo na sa boxing. Malay mo, the next Manny Pacquiao yan. Ako, inisip ko, kasi ano eh, ang 6 months pa lang siya, pero ang sabi ng pedya, ang height niya, parang maliit na 1-year-old. So, kinakausap ko siya kagabi, ganyan-ganyan. Sabi ko, anak, baka ikaw na yung magpapayaman sa akin. Sabi ko, magpi-PBA ka, ha? Habang ano eh, nahugasan ko siya kagabi. Magpi-PBA ka, ha? Kasi diba, para ano, para dumalo yung ano. Swerte. Dumali ang ginhawa. Pero, wag din naman tayong masyadong ano, pag ganyan na masyado kang nagtatanong ba't yung iba ganun, you also have to stop. Mm-hmm. You also have to stop and say to yourself, eh, maswerte naman ako in so many ways. Mm-hmm. Diba? So, diba? Na kasi kapalara nila yun eh. Kumbaga parang ang sarap lang mangarap ng buhay na meron sila. Nagtataka lang tayo kung bakit at paano. Eh, pare-parehas lang naman tayong may dalawang mata, isang ilong, dalawang tenga. Diba? Yung ganon. Ito na lang isipin natin, yung mga mayayaman masyado, yung mga kinainggitan natin ngayon, yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Marami din silang problema. Hindi po sila masaya sa buhay nila. I-sum up siguro natin na the ultimate purpose of human life is happiness. Yes. Kung masaya ka na, that's the ultimate purpose. Mm-hmm. Sa po natin sa magnanakaw. Bakit nagnanakaw yung magnanakaw? Mm-hmm. Para may pakain sa kanyang pamilya. Pag nakita niya kumakain, masaya na siya dahil nakakain yung pamilya niya. So it's always happiness yung pinaka-purpose natin. Diba? Yun ang bottom line. Kung ano man ang status in life mo, importante, masaya ka. And iba-iba tayo ng definition of happiness. For and some, success. Oh, for
for some, and success. Yes. For some, it may be an 85,000 rental of ano, diba? And for some, it's just a simple life, diba? So kapag ganyan, kumbaga it's normal, it's human nature. Normal lang para sa isang tao na magtanong, bakit? Sana ganito, sana ganyan. Pero kapag ka ganun, at wala kang magagawa at this point, hindi ka naman kabit ng... hindi ka rin naman... Hindi ka kabit congressman, gano'n. Oo, kaya wala ka rin naman business na malaki, di ba? Yung sweldo mo, empleyado ka lang din naman. You just have to stop. And then, start thinking kung ano yung mga meron ka. Totoo kasi yan. Kasi napakarami rin naman kasi talaga. Yung katotohanan na masigla ka ngayong araw na ito, you are in good health. Correct. Masasabi mo nga, sapat ng yaman yun na pwede mong ipagmalaki sa ibang tao. Siguro talagang kapalaran nila yun. Yes. Kapalaran mo rin ito ngayon. Yan. Mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Dahilan kung bakit kami nananatiling number one, walang hate, GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Ang programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng... Always your number one SM Radio Station. Love Radio.